So to give us and provide more detailed information on proper tilapia hatchery management and fingerling production techniques, let us all welcome Ms. Evelyn H. Supra. Maraming salamat, Lisa. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating head ng Applied Communication na nagbigay ng welcome sa atin, si Ma'am Julia Lapitan, at sa lahat po ng participants at ang organizer po nitong ating seminar. Pleasant good afternoon po sa ating lahat. Bago ko po itakel itong topic na inassign sa akin, maari ko po bang makita kung mag-raise lang po ng hand kung sino sa kanila ang nasa tilapia business na sa ngayon? Isa, dalawa, si Sir Jaime. So may tatlo po. So all the rest po siguro ay interesado lang na mapakinggan ang kung paano mag-business ng tilapia hatchery, no? Actually po, this topic was to be discussed to you by our center chief, but unfortunately, namatay po yung kanyang father, so I replaced her being the head of the fingerling production section of the center. Now, ito nga pong ating topic ngayong hapon ay tilapia hatchery management and fingerling production. Next slide, please. So, bago ko po i-discuss yung mismong procedure or yung technology, gusto ko po muna kayong bigyan ng konting background about tilapia. Ito pong tilapia na nasa atin dito sa country ay originated from Nile and North Africa. So, wala pong, naririnig niyo po yung sinasabing native na tilapia? Naririnig niyo po na meron tayong native na tilapia? Okay. Wala po tayong native or indigenous tilapia dito sa ating bansa. Lahat po ng tilapia dito ay introduced. Ang original po na natural environment ng tilapia ay sa Africa. Pero kabaligtaran po, nasa Africa po yung tilapia, naging popular siya at sumikat and extensively farmed throughout Asia. Dito po sa nanguna nga po noong mga early 1980s ang ating bansa ng Pilipinas sa pagpuproduce ng tilapia. And now, tilapia is a global species. So, sa ngayon po, tilapia was dubbed as aquatic chicken. Pag narinig ho natin yung chicken, di po ba? Mabilis, mura, yun po. Chicken feed lang yan, parang madali lang. So, ngayon po, itong tilapia was dubbed as aquatic chicken dahil po dito sa kanyang mga karakteristik. Mabilis po siyang lumaki. Nabanggit na po kanina ni Ma'am Julia na within 3 to 5 months ay makapag-harvest na po tayo. And then, it breeds easily in captivity. Hindi po seasonal ang pag-anak ng tilapia all year round. Unlike other species na kailangan mo pang induce, kagaya po ng hito, ng dalag, para makapagpaanak ka. Kung hindi siya season, you need to induce them. But tilapia, hindi po. Now, the propagation and culture is not too expensive. Hindi masyadong mahal mag-go into tilapia culture. And the hatcheries can readily supply the seed stock. Dahil it breeds all year round, hindi po natin problema ang seed stock ng tilapia. Kagaya po ng ating national fish, which is bangus, until now, hindi pa po very successful ang pag-hatchery ng bangus. Actually po, kinokolekta pa rin siya from the wild. And karamihan po dun sa seed stock ng bangus ay ini-import pa natin sa Indonesia. Meron pang isa yata. Now, ayun po. Next slide, please.
Ito pong, gaya po ng nabanggit ko sa inyo kanina, dahil imported ang tilapia, ang unang introduction po ng tilapia sa atin ay noong 1950. So matagal-tagal na rin po, ano, 1950. Although nanggaling siya sa Africa, hindi po siya directly introduced sa atin. Yung first tilapia po na dumating sa atin ay galing sa Thailand. Through Dr. Villadolid po, na siya po yung unang ano nun sa Bipar. Next please. Now, ito pong tilapia kasi na una, yung native tilapia ang tinawag, na maitim ang kanyang itsura, hindi po siya naging successful. Kinonsider siyang peste ng ating mga fisherman, lalo na po yung mga nagbabangus, yung mga nagsusugpuan. Dahil napakabilis po niyang dumami, tapos mali, hindi siya nakakalaki ng husto, tapos pangit pa ang kulay itim, hindi po naging, hindi inadapt for commercialization. So after 22 years, in 1972, here comes another species. Ito nga pong Oreochromis niloticus. Popularly, commonly known po siya na plapla, giant tilapia, mestizo, kinabasi, dahil tilapia. Narinig niyo po ito no, sa Southern Tagalog, tinatawag siyang plapla. Ito po yung inintroduce sa atin noong 1972. Gaya po nung unang introduction, hindi rin siya directly introduced from its original environment. Nanggaling po, pinadaan po from Israel and from Thailand again. Okay? Next please. Bibigyan ko, bago ko po i-discuss sa inyo yung background ng biology ng tilapia, yung pong Oreochromis niloticus na yon, dumating yung time na nag-deteriorate siya. 1972, nung early 80s, na-realize po na medyo pangit na yung breed ng tilapia ng niloticus sa atin. So, nagkaroon po ng project, kung naririnig nyo po yung GIP, Genetically Improved Farm Tilapia. Doon po ginawa yun sa aming center. Pinagtulong-tulungan po ng different agency, Freshwater Aquaculture Center, yung pong center natin, at saka po ang dito po sa yung Norway, at po ang yung dati pong tinatawag na iClarm. So, na-develop po yung GIP tilapia. Sa ngayon po, maraming strain ng tilapia ang available sa atin na genetically improved. Bibigyan ko po kayo ng konting background dahil nabanggit nga natin na all year round nag-breed ang tilapia. Ito po kasi yung kanyang cycle. Mabilis lang po siya. Kadulad din po ng tao, nagliligawan yung tilapia. Yung first stage is nest building and courtship. Nangyayari lang po ito within 1 to 5 days. So magliligawan sila, no? Doon sa kanilang mating ground or mating yung kung ano man yung lugar na yon. And then the ovulation will occur in less than 2 hours. Mag-ovulate na po and mag-i-spawn itong babae. And then mag-i-incubation po siya within 6 to 10 days. Ito po kasing ano, tilapyang ito ay napaka-care. Tinatawag po natin siyang mouth brooder. Nagsasakripisyo po itong mother kapag siya ay nag-i-incubate. 6 to 10 days po, i-hold po niya yung kanyang eggs sa kanyang mouth. So hindi po siya kakain. Now, after that, pag na-incubate na po yung eggs, in a nursery niya ito ng 10 to 30 days. So within that period, continued ang maternal dependency ng fry. Pagka po nakita ng mother na merong kaaway or merong ibabalik niya sa bibig niya yung tilapia, yung kanyang fry. So kung minsan po, makikita niyo pag sabi nila kinakain niya yung anak niya. Hindi, accidentally po na nalululong niya yon. So, ganun po katindi ang pagkikare ng mother tilapia sa kanyang mga anak.
And then after 14 to 30 days po, yon, kailangan niyang mag-recover, mag-feeding ulit siya kasi nga nung for the previous days hindi siya kumakain dahil inohold niya sa mouth niya yung kanyang mga yang. Ganun po kabilis, within 30 days pwede na naman po ulit siyang makipagligawan doon sa male tilapia. Yan po ang simple natural reproductive cycle ng tilapia. Next please. Okay. As a relationship naman po ng between the number of eggs laid with the size of female tilapia, directly proportional po siya. Habang lumalaki siya, mas marami siyang iaanak. Mientras mas maliit o mas magaang, mas konti po ang kanyang anak. Sa ngayon po, ang nakukuha namin na kayang ilay na eggs ng tilapia, yung ating mga improved strain, is 5 to 8 eggs per gram weight. So, ibig sabihin po, kung meron kang 500 grams na female times 8, kaya niyang mag-lay ng 4,000 pieces. Ganun po. So, yan po yung graph na ipinakikita, yung direct relationship ng weight ng female dun sa number of eggs na kaya niyang ilay. Next, please. So, ito naman po yung development of eggs. Within 12 days po, nadidevelop na yung eggs ng tilapia into yung pong fry na meron pa siyang egg yolk. Yan po, hindi ko na po ganong i-discuss sa inyo. Pinakikita ko lang ang konting background about tilapia biology. Next, please. So, ang growth po ng tilapia ay dependent sa mga sumusunod na factors. Number one po, sa stocking rate. Pag nag-stock po tayo ng mas marami, mas babagal po ang paglaki ng tilapia. Kaya nga po, pagka may mga magtitilapia, sinasabi namin na, tatanungin muna natin, ano ang area ng inyong fish pond? Karaniwan po kasi, mentality ng ating mga fish farmers, mag-i-stock ako ng madami para madami akong anihin. Pero hindi po, kailangan i-follow natin yung tamang stocking density. So, pagka po kasi sobrang dami, hindi siya gaanong makakalaki. Kasi syempre po, ano, hindi po ba tayo man dito, ilagay ka, isiksikin tayo sa isang lugar, hindi ka makakakilos, hindi ka makakakain. So, affected po ang growth. Now, another one is the water quality. Kailangan po ang environment nila ay malinis para mabilis din po silang lumaki. Nababalitaan nyo po yung mga nagkakaroon ng mass fish kill. Halimbawa po sa Dagupan, sa Tagaytay, ay sa Taal Lake, di ba? May mga ano po dyan, mga cages ng tilapia or bangus. Nagkakaroon ng mass fish kill kasi nagiging polluted na po yung tubig dahil sa overfeeding o masyado pong intensification na ginagawa. So yun po, kailangan maganda ang water quality. And then of course, yung food supply. So practically po, kung kakaunti ang kinakain, mas payat, mas maliit, maging sa tao. Di po ba, you are what you eat. Pag marami kang kumain, medyo maganda ang ating katawan. Hinawakan ni Sir Jaime yung kanyang ano. Okay. Now, isa pa po na katangian ng tilapia, itong Oreochromis niloticus na to, mas mabilis pong lumaki yung lalaki ng 10 to 20% compared sa female. Kaya kung naririnig niyo po yung technology na sex reversal, na all male ang inaalagaan. Para nang nun, walang hindrance sa tuloy-tuloy na paglaki ng tilapia. Mas mabilis po kasing lumaki yung mga lalaki. Sa tao po ba, mas mabilis din ba lumaki ang lalaki? Okay, next please. Sa diet naman po at sa nutrition, yung pong juvenile, omnivorous po ito. Sa adult, it utilizes phytoplankton, macrobites, ganun po. Pero they can consume supplemental feeds or commercial feed. Pero natural, ano po nila are, omnivorous sila yung mga natural food na phytoplankton and zooplankton.
Next, please. So, alam niyo po ba na ang tilapia ay napakahaba ng intestine? Tilapia has an intestine length between 5 to 8 times of its body weight. So, kung ikaw ay 5 feet, so times ano, no? Times 5. Ganon kahaba yung intestine ng tilapia. Kaya ano yan eh, kain siya ng kain. Pwede mo siyang iadlibutom yung pakain. Okay? Next, please. So, yung environmental requirement po niya, sa temperature between 28 to 32 degrees, dissolved oxygen more than 5 parts per million ang kailangan, and then po, kung ito naman sa alat po, 10 to 15 parts per thousand, pH 6.5 to 9, yan po yung mga environmental different water parameters na optimum po para and desirable for their growth. Next, please. Now, pupunta na po tayo sa tilapia culture. Ang tilapia culture po kasi ay may tatlong stages dapat, ano? Number one po, yung hatchery. Ito nga yung topic natin ngayon. Hatchery, ito po yung pagpuproduce ng seed stock para sa nursery or grow out. Ngayon, yung pong isang stage is nursery. Magre-rear ka naman ng fry to advance fingerlings para naman sa mag-grow out. At ang grow out, yun na po yung pagpapalaki o pagpapadami ng tilapia for table consumption. Dito po sa ating bansa, ang practice lang ay parang dalawa lang. Hatchery and then grow out na. Sa iba mong bansa, meron pong isang business ang pagna-nursery. Pero alam ko dito yata sa Laguna, may mga nagna-nursery. Kasi yun po yung nagiging problema kasi pag maliit yung stock mo, mas mababa ang recovery. Pag malaki ang initial stocking, o halimbawa advanced fingerlings ang stock, mas mataas ang recovery. So yun po yung aming ini-introduce ngayon na sana magkaroon ng another layer na nursery. Isa pong another business yun. Yun yung ating under study po ngayon na kasalukuyan ay ginagawa sa Muñoz. Next, please. Eto, tayo na po ngayon ay tutungo sa ano nga ba ang tilapia hatchery. It is a place for artificial breeding of tilapia, hatching and rearing and nursery from various stages of development. Mula po sa eggs niya, hanggang sa maging pre-swim up fry, hanggang fingerlings. Yan po ang hatchery, bari artificial breeding unit. Next, please. So, dito po sa tilapia, hatchery, it allows the tilapia grow out farmer to have readily fingerlings whenever he needs it. So, as long as the demand of fingerlings exists, a well-managed hatchery can be a good business. So, syempre po, pag nagbi-business tayo, kailangan ay may take care. Merong kang market. Hanggat may nag-grow out, maganda po ang business na hatchery. Okay po. Next, please. Meron po tayong different methods of hatchery. May mga different units kung saan pwede nating gawin yung pag-hatchery. Number one po is sa open pond method, sa fish pond. Another one is, pwede po ito sa tangke. Yung tank, pwede pong concrete, pwede naman pong fiberglass, yun po, pwede po sa tanks. And then, pwede rin po sa hapas. Yung hapa po ay isang net enclosure para po siyang inverted mosquito net. Nakakakita na po kayo ng hapa? Sino po na nakakita na ng hapa? Okay, yung pong mga nagpipispan. Yun po, meron po tayong tatlong klase, pero for this afternoon, ang iaano po sa inyo, ipo-focus natin ay dun sa fish pond or open pond method. Pwede po kasing i-collect yung fry from dito sa different hatchery units, or pwede din namang ang i-collect natin ay fingerlings na. Next, please. Ito po, yung ano po ba yung open pond method? Tilapia breed freely in ponds. And then, kailangan po natin ng ating mga fish farmers ng quality fingerling. So, mahalaga po na
yung i-check nyo yung source ng inyong fingerlings. Kasi kung pangit yung stock nyo or seed stock, naturally po, mas malamang magiging poor din ang ating harvest. So, kailangan nyo pong i-consider yon para maka-ensure tayo ng profit as businessman or bilang namumuhunan, kailangan natin ay yung at the end, yung kita. Next, please. Ito pong open fund method, kaya ito po yung i-discuss ko sa iyo. Ito po kasi yung the most common and simplest way of producing tilapia fingerlings. Itong mga breeders po, yung mga inahin, will allowed to spawn naturally sa fish pond. I-stack mo siya dyan, natural siyang magbe-breed and mag-i-spawn. And yung pong fish pond na yon will serves both as breeding and rearing of rye to fingerlings. Ganun po sa open pond method. Next, please. So, ito po ngayon yung mga procedure. Ibibigay ko po sa inyo yung talagang technology na ng pag-hatchery. Number one po, kailangan nating i-condition yung ating mga breeders. Yung babae at lalaki pong tilapia ay i-stack natin in separate pond. Magkahiwalay si babae at si lalaki. Bakit po kaya ano? Ano po sa tingin nyo? Yung bang mag-asawa na pag pinaghiwalay mo, ano mangyayari sa kanila pag matagal silang maghiwalay at nagkita? Nagkakasabikan. So pag pinagsama mo yan, mabilis yung mating. Isa yun ho, kinokondisyon namin pinaghiwalay yung babae at lalaki. Habang gano'n na magkahiwalay sila, ang breeders po ay kailangan pakainin na o bigyan ng magandang nutrition. Hanggat maaari yung 40% po na crude protein yung content ng kanyang feeds. And then, isa pa pong dahilan kung bakit natin ito ikukondisyon, nabanggit ko sa inyo kanina, napakabilis ng cycle ng tilapia. So, para ma-regain yung kanyang na-loss na energy, hindi naman kailangang tao man kung tuloy-tuloy pagkapanganak, mabubuntis ulit, di kahirap, ano? So, binibigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-rest. Dahil yun pong healthy mother will give healthy offspring, di po ba? Healthy breeders will give a healthy offspring. Ganon din po sa mga isda. So, after po nating ma-condition, kailangan may skills yung ating mga operators or yung ating mga caretaker on how to differentiate yung tilapia sex para pagko-condition mo, alam mo kung paano mo sila i-select. So, ang female po ay may tatlong hole. Yung tilapia na female ay may tatlong butas dito sa kanyang belly. Number one po yung anus, kung saan lumalabas yung kanyang feces, yung dumi. And then the genital pore, kung saan lumalabas naman yung mga eggs. And then the other hole is the urinary pore, kung saan lumalabas po yung kanyang urine. Pero sa lalaki po, dalawa lang ang butas. Magkasama sa isang butas, doon lumalabas yung milk o yung sperm. At saka po yung anus kung saan lumalabas yung dumi. So, madali pong kilalanin yung male and female tilapia. Pag tatlo po ang butas, babae. Pag dalawa, lalaki. Okay? Next, please. So, yun po. Pag na-conditionan nyo na yung breeders, ipi-prepare po natin yung breeding pond. Paano po ito i-prepare? Fish pond is allowed to completely drain first so that all the previous stocks ay po mawala. So, i-drain po natin yung fish pond and then i-recondition natin yung pond bottom. Kung kinakailangan ay ititil natin by using tractor or hand tractor. And then, if necessary, depending po dun sa kalagayan ng soil, kung acidic na siya, we need to apply lime para po ma-recondition po yung pond bottom. And then, breeding pan is prepared in such a way that the pan bottom is soft and labeled. So, ikukon po natin yun, palalambutin natin yung pan bottom. Bakit po? Ano? Dahil gumagawa ng nest yung male. Pagkayari po noon, pwede na nating palagyan ng tubig
about 0.75 to 1 meter water depth. Next, please. Ito po yung itsura ng mga vest ng tilapia. Ayan po, yung mga bilog-bilog na yun sa pan bottom, yun po yung, ngayon ko lang nakita itong pointer. Ay, sorry. Ano nga kinapin? Sorry po. Pakibalik po dun sa nest. Okay. Ayan. Hindi ko makita. Ayan, okay. Ito po, yung mga bilog-bilog na po yun, yun yung mga nest ng male tilapia. Ang ginagawa po kasi ng male na tilapia, pagka nakikipagligawan na siya dun sa babae, gagawa siya ngayon ng nest. Yan. Para ma-attract niya yung babae na pumunta doon. Dito po nililay yung eggs. Saka dyan niya ini-sprayhan ng kanyang milk para ma-fertilize. Next, please. So, yun po. Ang kasunod po nun, pag na-prepare na natin yung peace pond, pwede na tayong mag-stack ng breeders. Kailangan po, gaya ng nabanggit ko, di ba, kailangan may skills yung ating mga tauhan doon kung paano kilalanin yung ready to mate and ready to spawn na female na breeders. A ready to spawn female breeders has a swollen papillae and distended abdomen. Ayan po, itsura niya. Now, while a ready to mate male breeder has a protruding redis urogenital papillae. Ito po. So, bali, mapapansin niyo po yan sa mga nagtitilapia na dito. Madaling kilalanin. Kung malapit na siyang mga anak, medyo malaki itong belly niya, tapos namamaga yung ari niya, namumula. So, yun ay ready to spawn. Yun ang pipiliin mo na i-stack. Kasi, mabilis lang, makikita mo na yung result, yung mag-aanak siya. The average weight of breeders to be stuck in breeding pond is about, gumagamit po tayo ng mga 250 to 500 grammers. Ang stocking density po natin, 1 breeder per 2 square meter. Kung by, ano po, by quantity. Kung by weight naman, pwede pong between 200 to 500 kilograms per hectare. Pwede din naman pong by set. 1 set per 5 to 7 square meter. Ang isang set po ng breeder ay 1 male to 3 females. Bari, ano po yung lalaki, no? Isa lang niya, tatlo ang kanyang kaparis. Hindi barang tao sa atin, kailangan 1:1 lang. Hindi pwedeng, mayroong kang other, ano tawag doon? Ganun po. Pero yung pong ibang kasing ano naman, religion, pwede yung 1:3, 1:4, as long na kaya nilang buhayin. Pero sa tilapia po, ang sex ratio is 1 male to 3 females. Next, please. Ngayon po, pag na-stack na natin, meron tayong mga routine management na kailangan gawin. Number one po, kailangan, syempre, pakainin natin yung ating mga stocks, daily feeding. Sa daily feeding po, pag malalaki na yung mga breeders, 2-3% lang po ng body weight nila ang ating ipinapakain. So, yun po ang kailangan nilang kainin. So, kung 500 grams siya, 2% of that, yun yung kanyang daily feed requirement. Then, kailangan po nating i-monitor yung water quality. That is self-explanatory naman po, kailangan manatiling maganda ang tubig. Kung pangit na po ang tubig, so ang kailangan natin ay mag-replenish. Magpapalabas po tayo ng tubig na luma and then magpapapasok ng bago. So ang kailangan po doon, see to it na may screen yung ating mga water inlet and water outlet. Maintenance of the pond system, maganda po naman na magandang tingnan yung environment, malinis, hindi masukal. Para kapag kayo ay maglilibot dun sa inyong farm, hindi ka natatakot na baka ikaw ay makagat ng ahas. Ano po, i-maintain po natin yung peace pond system. And then monitoring of water depth. Pwede po tayo maglagay ng isang tulos doon na meron siyang sukat. Let's say 0.75 meter, 0.5 meter.
So pag nakita mong bumaba na doon, ibig sabihin wala na doon, bumababa yung water level. So para ma-monitor po natin, pwede tayong magpadagdag ulit ng tubig. Of course, we need to observe yung presence ng fry. Pag sinabi po nating fry, yun po yung mga bagong anak, yung maliliit na tilapia. Ano po? Next, please. So, punta po tayo sa pag-harvest. Nakapag-condition ka ng breeders, nag-stock, minonitor mo yung kalagayan ng fish pond. So, pwede through physical observation ho, pwede na tayong mag-harvest ng stock. Kung ang decision mo, kasi po sa open pond method, pwede kayo mag-decide. Fingerling collection method, fry collection method, or egg collection. So, pag fingerling collection po, after 15 to 21 days, pwede na po kayong ma-observe nyo po kung properly select nyo po ang breeders na i-stock nyo, after 15 to 21 days, makaka-observe na po tayo ng mga fingerling sa ating fish pond. So, ang pag-collecta naman po ng ganito, kung fingerlings ay through seining, ating ilalambat po yung mga fingerlings. And then, yung pong fingerlings ay ita-transfer natin sa conditioning tank. So, kung may hatchery po tayo, isa sa kailangan natin ay conditioning tank or conditioning hapa kung saan ating i-condition yung fingerlings prior to transport sa ating mga kliyente. So, ganyan po. Kailangan po natin i-condition yun para ma-ensure natin na yung survival during the transport to the grow-out operators. Next, please. Another method is fry collection method. So, kung magpa-fry collection po kayo, mas maigsi po. Di ba kanina sa fingerling collection, 15 to 21 days. Pag fry collection naman, 10 to 15 days lang, pwede ka nang mag-school ng fry. Pero, this time po, ang gagamitin nyo usually is yung scissors net, yung may very fine mesh na net. At, ang collection ay daily. Pwede pong morning and afternoon or every time na may ma-observe kayo na nag-swim ng schools of fry dun sa mga edges ng dike ng fish pond. So mas mabilis po ang ng fry collection sa fingerlings. So gaya rin po nung isa, collected fry are further reared to fingerling size. Ngayon, kung may buyer naman kayo ng fry, at ayun nga pong sinasabi ko kanina, baka may nagna-nursery ng business, fry ang bibilhin. Pwede nyo nang ibenta yung fry nyo sa mga nagna-nursery. Kung hindi naman, ay pwede nyo po itong i-rear ulit. Further rearing para maging fingerling size. Next, please. Now, ito pong isa yung sinasabi ko, yung the third one is the egg collection method. This time po, ang ipakikita ko sa inyo ay yung innovation na inintroduce sa atin ni Secretary Piñol. Noong po kasing 2016, nung maupo si Secretary Piñol, nagpunta siya sa Muñoz. Kasi po yung aming center, yun yung breeding nucleus ng tilapia dito sa ating bansa. Now, dahil may friend po siya from California na nagtitilapia, yun po yung gusto niyang i-adapt natin. So pagdating po dito sa egg collection, ito po yung intensive tilapia hatchery technology from Aqua Farming Tech Incorporation, Thermal, California, USA. So ito po ay nakakagulat dahil ito po ay isang hatchery sa gitna ng disyerto. Dito po sa Thermal, California. Ito po yung kanyang aerial view. So yan po, disyerto po yan. Kung tutuusin po, parang kahirap gawin nun dahil disyerto. Tapos, pag doon sa California, pag mainit during summer at dahil disyerto yun, napakainit. Pero pagka naman po napakalamig. So, ayan po. Ito po yung isi-share ko ngayon sa inyo sa egg collection. Next, please. So, ito yung kanyang mga different hatchery paraphernalias doon. Merong egg grader,
Ito po, kinunan lang namin ang picture. Actually po, napunta po kasi ako doon, na-train kami doon sa California, dito sa hatchery na ito. So, kinuna natin ang picture yung kanyang setup. Ito po yung kanyang mga hatchery paripernalias. Ito yung incubation jar niya. And then, ito po yung kanyang hatchery setup. Ito pong hatchery nito ay isang napakaliit lang na area na pwedeng i-manage ng isang tao. One man team nga ang sabi niya. So, next please. Ito po yung mga, ito yung kanyang water supply system. Well, aerated po ito. And then, gumagamit. Ito yung mga ibang gamit niya. Timba, and then paintbrush. So, may scotch bright pa doon. Ayan. So, ito po yung water supply. Doon sa lugar na yon, andun yung pinaka hatchery. Next, please. So, ito po ang kanyang sistema. Collection of eggs from breeding ponds. Open pond pa rin po ito. Yung breeders ay nagbi-breed din sa earthen pond. Pero, ang kinokolekta niya ay eggs, hindi fry, hindi fingerlings. So, number one, collection will commence 7 to 10 days doon. So, napansin niyo po, mas maigse. Pag fingerling collection, mga 21 days. Pag fry collection, mga 15 days. Pag egg collection, mas mabilis po, mga 7 to 10 days after stocking, pwede ka nang kumolekta ng eggs. Breeders will be sent towards the area where the backlog is installed. Please. Ito po yon. Ito po yung pagsisay ng breeders. Yung sinasabi ko pong backlog ito, siguro mo na-imagine nyo, no? Bago siya mag-sing, i-install itong backlog na ito hanggang doon sa dike, tapos isaysayin po niya. Ito po, yung pini-prepare niya yung breeder's bed. Meron po siyang tinatawag na breeder's bed. Ito po, yung parang basin na rectangle na yan. Okay. Back, please. Now, ito pong breeders na to ay matatrap bago niya iscoop pagka na-same na. Ito po, ano? So, itong baklad kanina, di ba nakadiretso siya? Unti-unti po niyang i-round yun pag dumating na yung same habang sinisane. So, dito po sa baba, nakawan na na wala na yung same net, naipon na nila yung breeders dito sa baklad, kung tawagin. At ayun po yung breeder's bed. So, ini-scoop po yung breeders. Back, please. Now, the eggs in the mouth of female breeders will be collected and will be transferred to the frames. So, pagka po ano na, isa-isa po ngayong siselekin yung breeders nila. Yung lalaki, i-release. Ngayon, yung female na na-check kung may eggs siya, ayun po, kung may eggs, ito po yung checking of female's mouth for presence of eggs. Pag may eggs siya, ilalagay niya dun sa pail. Pag wala, i-release ulit po siya. So, ganun po ang sistema. Back, please. Now, the eggs will be immediately transported to the hatchery. Lahat po nung makokollect ng eggs ay, ayan po, meron siyang maliit na kwando. Tinry po namin. Actually, hindi ko naman po hindi naman ako marunong mag-drive niyan. Sumakay lang kami. Ando sa likod yung mga collected eggs papunta sa hatchery. Back, please. Okay, next slide, please. Now, ang susunod po, pag naidala na natin yung eggs hatchery, lilinisin yun, cleaning of eggs, estimation, and transferring to the incubation jar. Eggs will be put in the fry trough and cleaned in the flowing water, separating from dirt. Next, please. Ito po. Hayun po yung eggs na nakolekta natin. Kasi nga po, doon ay disyerto, maraming kasamang buhangin. Ayun po, nakita nyo yung mga itim na yon. So, pinagse-separate yung eggs dun sa sand. Back, please. Now, after po niya na malinis siya, quantity of eggs will be estimated. I-estimate na po natin sa 500 stainless mugs. Ayan. So, pag nalinis na po yan, atin pong ibubuhos doon. May parang strainer yan para matira yung puro eggs. Tapos po, ilalagay natin dito sa beaker.
And then, magsasampling po tayo. 1 ml lang naman ang sasamplingin. It's impossible po na bilangin po lahat yan. Kumbaga, volumetric. Back, please. The eggs will be transferred to, nabanggit ko na po yan kanina. Then, eggs will be passed through a panel directing it to the incubation jar. Please show. Ayan. So, ito po yung jar. Ibubuhos mo ngayon yung eggs doon. Dito po ngayon malalagay yung lahat ng eggs. Next slide, please. So, yung egg incubation, hatching of eggs, and grading of swim fry ang ating susunod na stage. Eggs will stay in the system for 3 days until lahat po sila ay ma-hatch. Please show. Ayan. So, ito pong eggs, itong incubation jar na to ay mapupuno ng eggs. Umiikot po yan. Parang ginaya niya yung nangyayari sa loob ng mouth ng tilapia. Yung sa natural incubation po. Diba? Dito niya nilalaro yung eggs niya. Dito naman, artificial ang gagawin natin. Diyan. Pinaiikot po yan. Hanggang mga 3 days lang po yan, magiging swim up fry na. Freely po yan na malalaglag dito sa fry throw na tinatawag. Ayan po. Ngayon, pagka ibubuhos na natin kung lahat ay na-hatch na. Back, please. So, swim up fry will be graded before transferring to fry throw for further rearing. So, yan po ay ating i-grade. Kasi po, hindi may, minsan meron ding fry na nasasama. Kaya po kangina, binanggit natin na one-man team, di po ba? So, ito pong very, si Mr. Rocky French, yung kaibigan ni Secretary Piñol. Ito ay isang, parang yung ginagamit to sa kitchen, yung strainer sa mga restaurant. So, yan, yun po yung ginawa niyang grader. Di ba, kung nag-iisa ka, ilagay mo doon, and then mag-isa mo lang, one-man team nga, kayang i-operate yung hatchery. Yan, i-grade po yung fry para po magkakasama yung magkakasinlaki. Back, please. So, ito po ay dinesign niya without, para maiwasan yung so much, handling. Kasi po, isa sa problema natin dito, pag maraming handling, mataas ang mortality. So, without direct contact to the fry, it will be released in the pail that is placed at the bottom of the outlet of the fry throw by opening the outlet or hole of the fry throw. So, ayan po, pakita natin, ayan. Pagka po ikukolekta na yung fry, i-release lang po dyan yan. So, di ba, hindi mo siya hinahawakan. Then, automatically naman na po yung tubig para hindi mag-overflow. Diyan po mapupunta yung fry. So, habang nililinis po yung fail. Back, please. So, to completely collect the fry, let the water flow and push the remaining fry towards the outlet. Using paintbrush. Bakit po paintbrush ang pinagagamit niya? Di po ba? Kasi, yung paintbrush, malambot po yon. Hindi ganong masasaktan yung mga fry pag iyo siyang ipinufus. So, ayan po. Ayan yung mga fry. Back, please. So, ayan po. Next slide. Now, yung pong mga fry na ay i-grade, then the remaining fry in the grader will be set aside. Kasi po yung halimbawa, may maliligaw na mga malalaki, i-set aside po yon. And then continue the activity every day until the eggs are fully hatched and swim upright. Ganun po. Now, for the fry rearing in fry throw, feeding will be done every 4 hours. Halimbawa po yung mga newly hatched na eggs at swim upright na nilagay natin sa fry throw, every 4 hours po ngayon ang feeding nito. Back, please. Okay. There will be a simultaneous cleaning of fry throw should be done by brushing the walls during using a sponge. Please show. Ayan. So, ayan po yun yung mga fry throw. So, ang ginagawa po dito, pabababain mo yung tubig. Babawasan mo ng tubig yung fry throw hanggang sa parang medyo konti na lang, mga fry na lang. Di magpasaka mo siya ngayon, isasaturate ng feeds.
para po lahat ng fry ay magkaroon ng maka-access po dun sa feeds. Yun po ang kanyang sistema. Back please. Ay, ito po. When water is already shallow, saturate the fry with feeds, then again, raise the water to the desired level. Fry will stay in the fry trough for 1 week before it will be transferred to nursery tank. So, ipifeed mo siya doon ng 1 week. So, ganun po. Every 4 hours, ito pong sistema na to ay maganda kasi tuwing magpapakain ka, maglilinis ka ng fry trough. Habang binabawasan mo ng tubig, nililinis mo ngayon yung fry trough. Para na nun, yung mga excess feeds nung nakaraang pag-feeding ma-wash out. So, nami-maintain po natin yung water quality ng tubig. Ito po yung rearing fry trough. Ito po ay made of stainless. Itong fry trough na to. Di ba dito sa atin, ano yung mga fry trough natin dito? Hindi po siya stainless. Ito po, may idea siya na, di po ba sa mga restaurant, kailangan stainless? Bakit po ba stainless kaya? Hindi yung mga tiles o ano. Kasi po yung stainless, according to ano, is hindi kinakabitan ng bacteria. So, ang ginamit po niya dito ay stainless. Ngayon nga kami, kasi hindi pa kami, doon sa aming center, kulang pa sa budget, hindi pa kami nakapagpagawa ng stainless. Napunta na rin si Sir Jaime eh. Nakita niyo na po ano? Ang ginamit muna namin hindi stainless, pero ngayon nagkakaproblema kami, kinakalawang na. So, we need to use stainless talaga. Back, please. So, ito po yung fry rearing, transferring of rearing and feeding of fingerlings in the stainless nursery tanks. So, yung pong ano, itatransfer po natin sa nursery tank pagka siya ay okay na. Back, please show. Ayan. So, isasampling po natin siya bago natin, ayan, fry na po siya. Ilalagay ngayon dito sa nursery tank. Itong nursery tank, ano na po ito, outdoor. Ayan. So, ayun po, nag-i-stack kami noon ng ano, fry dun sa nursery tank. Back, please. Fish in nursery tanks will be fed again. Kagaya po dun sa fry trough, dun sa ano, newly hatched, ipiped mo ulit siya ng 4 times a day dito po sa open ano na to. Ayan, ganyan po. Ganon din po ang sistema. Bago ka magpakain, pabababain mo yung tubig, lilinisin mo yung buong tangke na yan. Pag nakakain na ulit sila, saka mo ulit patataasin yung tubig. Back, please. And then, the monitoring of fish, kailangan po natin gawin regular cleaning and regular feeding will be undertaken. Okay, ayan po. So, everyday po yan. Yan ang ating ginagawa doon. Back, please. Next slide. Ngayon po, doon po kasi sa ano niya, hindi siya nag-i-stack ng maliliit na fingerlings. Dito sa atin, di po ba, ano ba yung ating, dito sa Pampanga, ang ini-stack maliliit, mga size 22, ganun. Doon po ay, ang initial stacking, ano niya, is about 50 grams. So, talagang nag-nursery siya. So, ganito po ang kanyang ginagawa. Yung fingerlings are further grown to juvenile size in a concrete tanks. And then, the tanks are cleaned, ayun, nililinis din po yon sa preparation. And then, water will be allowed to enter. Then, after some time, the water will be washed out. Yun po ang paglilinis. Ito po, ganyan. Pag-fill ng, ano, ng water dun sa circular tank. Next, please. Once the tank was thoroughly cleaned, feeds will be broadcasted. Ito po. So, hindi, ito po, pansin ninyo, naglalagay na siya ng feeds, wala pang isda, at hindi pa kumpleto yung tubig. So, ano po yung idea kaya na yon? Ito po, circular in linear. Ayan, ako po yan, naglalagay ng feeds. Opo, ano, 1 foot apart, ganun po, iikutan na ng feeds. So, ang idea niya dito, pag in-stack mo yung fry, habang nire-raise yung water, kasi po may characteristic yung mga fingerlings of fry na nagsuswim ng into schools dyan sa gilid. So, every time na ano, may reading pagkain.
blacklist. So ayun. For circular tanks, ring of feeds will be broadcasted. Yun ang pinakita ko po sa inyo kanina. Sa rectangular tank naman, linear ang paglalagay ng feeds. Okay? Ayan. Meron pong ring of feeds na nakaready bago siya istakan. Back, please. Next slide. Ayan. Ngayon po, ganun po yung pagre-ready bago mo ano. Ito po ngayon ay sa Muñoz. Nakarating na po kayo doon ano. Nung pumunta sa atin si Mr. Rocky Friends, pinabisit ni Secretary, nakita niya yung mga piece pond natin doon. Ang piece pond po kasi doon mga 4,500 square meter yung aming breeding pond. So ang naging suggestion, dahil di ba kailangan natin i-condition yung mga breeders, dito po ngayon, under construction to, ginagawa na namin yung, ito po ngayon ang magiging conditioning ng breeders. If you will notice po, merong maliit na compartment, may malaki. Di po ba 1:3 ang sex ratio? Dito natin ilalagay yung female, dito yung lalaki. Magkakaroon po ng gate dito. Yung pong kadiretsuhan na yon ang magiging breeding pond. So, ang ano po mangyayari, andyan yung mga breeders, itataas mo lang yung gate niyan kapag papawalaan mo na siya. So, less handling po ulit ito. Yun po ang magiging sistema. So, yan po ang gagawin namin sa Muñoz. Ipa-follow natin yung intensive hatchery technology na inintroduce sa atin. Next, please. Ayan, under construction po siya na yung aming conditioning na tank ng... Next, please. Ayan po, yung construction pa din. So, nire-riprap po namin ngayon yung mga dike. Next, please. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, hindi stainless yung ginamit namin. Just to gusto na nga namin immediately i-adapt yun. Alam nyo naman po ngayon, di ba, sino po ba nasa government dito? Itong mga taga-bar, wala kaming capital outlay for this year. So, gagawa na lang. Kailangan maging resourceful tayo. Yun, ginawa namin yun. Kaya na ngayon nga medyo kinakalawang na ito. Okay? Ayan, ito po yung ating, kagaya po, kailangan natin ng breeder's bed. Ngayon, wala naman tayong mabiling kagaya ng nasa California. So, gumawa kami ng way ito sa net. Ito ang aming breeder's bed. Okay? Next, please. Ayan yung mga, yung ating trap net, same net. Then, bigyan ko po kayo ng konting cost and return analysis ng isang 1.2 hectare tilapia hatchery. So, ito po ay, itong sistemang to ay sa Fingerling Production. Okay, ang assumption po natin, 12,000, 1.2 hectare po yon. Ang magiging water area pagka na-construct is around 9,160 square meters na lang. Water depth is 1. Gumawa po tayo ng 12 units na compartment. And then the water source is irrigation and deep well as backup. Next, please. Ito po yung capital investment. Medyo sa umpisa po kasi talagang medyo malaki. We need 1.3 million para i-develop ang isang 1.2 hectare. Dahil ang taas-taas na po ngayon ng mga, ano no, ng construction, ano, investment. Yan po, yung land drilling, excavation, water supply system, drainage system, pump installation. And to sum up po, we need 1.3 million. Next, please. Now, for the operating capital, abutin po tayo ng 918,000. So, including po yung mga fertilizer, feeds, fuel, electricity, irrigation fee, yung caretakers, ano po natin, mga wages, and ayun po, pati po cost ng breeders. Next, please. So, yan po ang cost ng breeders para ma-produce mo 136,000. For 25,000 pieces. Next, please. Now, i-consider po natin yung depreciation value ng mga different paraphernalias. In 1 year po is 68,571. Hindi ko na po i-discuss ng isa-isa, no? And then, so ito po ang ating projected production. Based po dun sa ating stacking density na minention, we need 6,000 pieces na breeders.
dahil 1:3 po ang sex ratio, 4,500 lang po ang female diyan, 1,005 is male. Ang ano po, based po sa aming experience, ang female breeder can produce fingerlings 200 pieces per month. 200 pieces. So, mayroon po tayong sa isang production cycle, kung meron kang 4,500 na female times 200, may fingerlings kang 900,000. So, per year po, 10 crappings. Kasi, yung two months ay inyaalat po natin sa mga pan preparation, ganun. So, hindi po konti, hindi po the whole year round, the whole 12 months. So, kung ganyan po, ay kaya nating mag-produce ng 9 million. Ito po yung size distribution. Pagka fingerling collection, iba-iba ang size na makukuha mo. 50% po yung maliliit, yung medium size 20 to 30%, 20% po yung medyo malalaki. Next, please. Ang projected sales po naman natin for the size 24 is 607,000, for the size 22 is 641, and for ano is na clerical lang po siguro it dito 459. So ito po ay yung government price, 15 cents lang po, 25 cents and 35 cents. For that po, makakapag projected sales ka ng 1.8 million. Next, please. So, ito po yung ating economic analysis. Pagka po capital return on investment, mababa lang po ang ating 32.85%. Next, please. Ngayon po, for the pagka po return on operating expenses lang, 74.6% po. So, magiging payback period po natin is about 3 years. Next, please. So, yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may mga tanong po, pwede na po kayo magtanong. Yes, ma'am. Ma'am, salamat po sa inyong parang lecture, no? Ako. Ma'am, ang unang tanong ko po ay kapag sinabi niyo conditioning of the tank, anong ginagawa po? Conditioning ng tank. Ano po ginagawa doon po pag sinasabi conditioning ng tank? Opo. Yun nga po yung ikino-condition natin yung breeder. Kasi di binibreed po natin siya sa fish pond, no? Ngayon, every time po na sa isang cycle, kailangan natin siyang i-rest. Mahirap pong i-continue yung pagpapaanak natin doon sa tilapia. Kailangan niyang ma-regain yung kanyang na-loss na energy during the previous spawning or cycle. So, meron tayong conditioning tank. Ikino-condition natin siya sa tank. Pwede naman pong hindi sa tank, pwede rin sa fish pond. As long na isi-separate po natin babae at lalaki. And then, pakakainin natin. Yun po yung conditioning. Okay. Inire-ready po natin siya for the next, So, next na pag-aanak ulit niya or next na pakikipag-mate niya. So, yung conditioning po ay para sa mating period lang po. Doon po lang yung nililipat ng mga breeders sila. Po. Opo, opo. Ayun yung conditioning po. Opo. Okay. Ngayon po, dagdag ko po, kaya kami ngayon, ang ginagawa namin, merong kayong spare na breeders, set of breeders. Para maging continuous, para ma-intensify nyo pa yung inyong production, habang kinikondition mo itong kapapanganak, isang set, nagpapaanak kami, isang set na ikinokondition. Once na natapos ito, pwede ka na uling mag-stack. Hindi mo nahihintayin yung pagkukondition kasi meron kang spare na set of breeders. Okay. Kinukondition po natin para mag-mate. Opo, para mag-mate. Naka-ready po sila. So after mating, hihiwalay na naman yung lalaki. Opo siya. I-re-recondition po siya. Opo. Yung babae, kumbaga, hihiwalay na rin yung mga buntis. Yes po, opo. Kaya okay. Nga po kami ngayon may design na nakabukod na talaga yung babae at lalaki habang kinukondition. Ang pagkukondition po is may mga dahilan po yon para ma-regain niya yung lost energy. Mm-hmm. Tapos po, para ipi-feed po niya para maging healthy ulit siya.
kasi po very na kaya ko inano sa inyo yung background ng biology ng tilapia. Mouth brooder po 'yan. Habang ini-incubate yung kanyang mga eggs, hindi po siya kumakain talaga. Hanggat nandoon, ngayon po pag ni-release na niya 'yan, pag nakita niya ulit na may mga kaaway, ipapasok ulit niya sa bibig niya 'yan. Kaya po kino-condition natin dahil talagang nalolos po yung energy nila after spawning. Ma'am, pangalawang tanong ko po, no, nabanggit ho ninyo, no, kumbaga ini-incubate niya, no. Mm-hmm. Anong nangyayari dun sa female na nag-incubate tapos tinanggalan ng egg? Nare-recall ba niya? Na-stress ba siya? Opo. Yung kasi yung kung natural kasi siya ang mag-incubate noon. Ngayon, eggs na kinuha natin. Pagka po kinukuha natin yung eggs niya, lalo uling bumibilis, napapadalas. Kaya pagka po egg collection, 7 to 10 days, sabi ko po, no? And then weekly thereafter, pwede kang mag-collecta ng eggs. Pag fingerling collection, may gap na 21 days kasi siya yung mag-incubate. So, sa study naman po, hindi siya naapektuhan. As long na, pag nakuha mo na, i-feed mo siya at i-condition, siguro nalimutan na niya dahil well-fed naman siya at well-killed. Sorry ha, meron pa another akong tanong po. Kasi meron tayo, kumbaga, di ba, yung determining of the sex, no? Mm-hmm. Like, at what stage na de-determine? Kasi kunyari, kung mag-i-start po ako, bibili ako ng fry or fingerlings, ang ibibigay sa akin ba, kumbaga, yung 1:3 ratio na, or wala pang determination of you gender? You mean po, you are planning to have a hatchery po. Mm-hmm. So, sa ngayon po, ang binibigay po namin ay mixed sex. Kasi po, pag sa hatchery, kung hatchery ang inyong purpose, dun po sa center, may tinatawag kaming line A, line B. Yun pong pagkukunan mo ng babae at lalaki ay hindi magkapatid. So, bibigyan namin kayo ng isang line, mixed section, pero yun ang magiging source mo ng male. Yung isang line, magiging source mo ng female. So, pag minag-mate po natin yan, hindi siya isang family. Kaya nga po, meron tayong mga genetic study doon na nadideteriorate po kasi kung isang family lang ang pinanggagalingan. Ano. Kaya ini-encourage namin na every time na mag-i-stack, another stacks po, wag mong gagamitin yung anak nung mga ginrow out mo. So, yun po. Madi-determine po yung section po yung tanong nyo kung kailan madi-determine yung sex. Pagka po pwede nang visible na po yung ano nila dito, okay. Makikita. Lalo na kung medyo, halimbawa mga 20 grams, pwede na po nating maano. Pero kung hindi pa po niya makita ng naked eye, hindi mo pa madistinguish yung sex, pwede siyang by, inaano po yan, yung dinadissect, isisilipin sa microscope. Kaya po, pagka naman kasing breeders, hindi po pa naman gagamitin kung maliit pa. Mga 50 to 100 grams, madali na pong i-sex by physically yung sex niya. Thank you. Okay po. May tanong pa po? Yes po. Good afternoon po. Good afternoon po. Ma'am, kanina po yung open farm, open type farming. Opo, open farm. Ano po yung lalim ng tubig? Pag sa hatchery po, 0.75 lang pwede na po. Yung 0.75 meter to 1 meter. 0.75 meter. Opo, to 1 meter po. Opo. Yung, paano po nyo nalalaman, how do you determine the quality of water? Quality po. Pasensya na po. Kasi po yung water quality, isang subject, ano ulit yun eh. Kung ating, okay. Makikita po natin, pag ang magandang tubig po ay brilliant green ang kulay ng tubig. Ano po yun? Green color siya na medyo okay. Brilliant. Ang sinasabi namin brilliant green. Pagka po green na masyado na siyang parang dark green, nag-i-start na po yun na pumangit. So maganda yung green lang yung tubig. Ibig po sabihin, yung presence po ng natural food ay marami. Ngayon, kung sosobra naman po ng dami at hindi na kukonsume ng tilapia, magda-die off po yon. Kaya yon napopollute yung tubig. Kasi yung natural food ay living organism din yun, mamamatay.
So kailangan eh yung enough lang na nakokonsume ng tilapia yung ano. So yun po yung kulay ng tubig na maganda. Okay. Opo. Paano niyo po napapagreen yung tubig? Through ano po, fertilization. 'Di ba nabanggit ko po diyan na meron tayong basal fertilization during plant preparation. Gumagamit po tayo ng mga ng inorganic and organic. Ngayon, pwede naman pong feeds na. Ngayon, through feeding po, mapapansin nyo, nag-green din yung tubig. Kasi po, yung dumi ng tilapia at saka yung ibang excess feeds ay nagsiserve as fertilizer din. Siya ay nakakapagpatubo rin ng natural food. Hindi po kaya yung mga lumot sa tabi-tabi ng mga nandupa, ganun, nagiging lumot, nagiging green. Opo, yun na rin po. Opo. Yung lumot po naman, pag tilapia po kasi hindi sila gaano sa lumot, ang bangus po ang sa lumot. Itong tilapia, yung mga phytoplankton lang po, yung mga microscopic plants and animals po ang. Opo. Kung halimbawa po yung lupa, sa, ano tawag dito? Sandy. Sandy, yeah, okay. Sandy po. Opo. So, ang sandy, ang maganda po kasing klase ng lupa, nagagawing peace plant ay clayy. Ano po yun? Clayy po, yung clay, anong tawag okay. Doon? Clay, yung pong malagkit. Para po malaman mo kung okay yung soil, maggagawa ka ng balls. Gagawin mo, kukuha ka ng in your palm, yung soil. Gagawin mo pa siyang ball. Iitsa mo siya. Pagka bumagsak po siya at hindi siya agad nabasag, that means clay po siya. Kaya niyang mag-retain ng tubig. Opo. Ngayon, ang tanong niyo po, paano kung sandy? Paano po masosol? Kung buhangin. Opo, opo. Opo, kung buhangin na naman po, meron po tayong lining na pwedeng gamitin na nabibili na yung plastic lining. Inilalagay po yung sa pan bottom. Meron po kami doon hatchery yung sa Filnor, may mga plastic lining yung kanyang fish pan. Pwede po yon. Or pwede naman pong through application of organic matters ay later on masisealed mo yung mga sa pan bottom na yon hanggang sa maging kaya niya nang mag-retain ng tubig. So mayroon pong method para gawin po. So pwede po yung sandy, pwede po yung buhangin. Pwede po yun. Mag-ano kayo, pwede nyo pong lagyan ng plastic lining. Opo. Nabibili po yun. Hindi ko lang sure kung... Pero you can research po sa internet. The plastic lining for fish pan. Kasi yun. Coconut farmer po kami ng Cagbaliti Island, Mauban, Quezon. Mm-hmm. Buhanginan po kasi yun. Opo. Yung sa isla. Opo. So, yun po ang ano, kaya tinatanong po. I-try nyo po na applyan siya ng mga organic matters like po yung bawa ay yung chicken manure, ganun. Hanggang later on po yun, ma-sealed yung mga ano niya. Opo. Pero pinakamabilis po, plastic lining. Opo. Ma'am, doon pinakita nyo kanina sa open type farming. Opo. Nakita nyo nakapalibot na po yung net. Opo. Paano po ginawa nila na ipon nila yung fingerlings o fly ba yun? Kung paano po naiipon. Paano naiipon din? Kasi pabilog na agad na nakikita natin. So, paano ginagawa? Sa umpisa po yun, nakaano lang dun sa... Gagawa po tayo ng same net. Kung gaano kalaki yung... Halimbawa po, 30 meters yung width ng inyong fish pan, maggagawa ka ng... Maglalagay ka ng allowance na let's say tiga 3 meters or 5 meters. So, kung 30 meters po yon dapat ang sainit mo mga 40 meters para po may allowance na dahil gaganon po yon at saka yung iba pong ano, nakaano po sa dike. Hihilahin lang naman po yon manually. So, hindi po itinataboy? Hindi yung parang po. Sa dagat na nag-ano sila na ano, hindi itataboy? Yun po kasing sainit, meron naman siyang... Ano yung pampabigat po sa ilalim? Opo, opo. So, pag ginanon mo po yon. Kaya nga po doon sa pan preparation, pinapaano namin na every time na matatapos ang isang cycle, ititil mo yung pan para magiging level towards doon sa drainage. Kaya pagka nagsaysayin kayo, dire-diretso lang po. Manually hinihila lang po ng tao. Yun. Hangga tapos, sila na maggaganon, magra-round para makulong yung ano. So, igaganon mo hanggang sa maging round yung hindi net. Hindi na po itinatapos yun. Okay na po yun. Mag anong typical size of open farm? Typical size po? Ano po, mga 1,000
1,200 square meter. Po, 1,000 to 1,000 square meters. Yung pinakita ko po sa inyo kanina, 4,500 square meter po kasi yung aming SP pan. Mm-hmm. So kaya nakita nyo po, ihahatiin namin into 3, yung 4, 5. Tapos doon na rin namin lalagyan ng sa bandang taas niya yung conditioning tank. Apo. Kaya para mabilis yung ano po, pag-re-release ng mga breeders. Mga one, kasi po mas manageable yung mas maliit na compartment. Apo. Okay. Kung halimbawang ganun, ma'am, yung typical size is 1,000 square meters. Apo. Ilang fingerlings pa ang tawag doon? Ang kaya pong i-produce. Apo, apo. Ilang, okay po. Kung yung pong kasing 1,000, doon po sa California, yung 1,200 square meter, ini-istaka niya ng 1,008 na breeders. Meron po bang may calculator? 1,008 po, 0.75 po nga na is female. So, ala po akong ano dito. 1,008 nga po times 0.75. 1,008 times 0.75. Yun po yung, ano eh, yung ratio po, ay aalis natin yung male. So, kasi female lang naman ang mag-aanak. Apo. Magkano? 1,300 po, times 200, kung fingerlings po ah, 270,000 po. Okay. Ang ano, fingerlings na po yun po yung conservative estimate namin, survival na yun, fingerlings na. Kasi actually po, mas malaki ang kanyang, mas marami pa iaanak niya. Kaya lang, inaano na nga natin yung mortality. Ngayon, kung i-intensify nyo nga po egg collection, mas marami kayong makukuha dahil i-artificial incubation nyo na. So, yung fingerling collection, baka magiging times 3 yon pagka mag-egg collection kayo. Yung mortality rate po ninyo, how many percent? Po. Mortality rate. Mortality rate po. Pagka po pang from eggs to fry, mga ano lang po, mga 60% po ang survival. Opo. 60%. Opo. Okay. Pero sa fingerlings po kasi mga 50%. Mas maganda pong mag-nursery dun sa mga tank kasi controlled mo ang condition compared sa fish pan. Kaya ngayon po, yung under study po namin na fry rearing sa hapa. Pero naka-recover po kami dun ng 80%. Opo. Mm-hmm. Opo. Ma'am, doon sa sinasabi nung per gram, fingerlings, how many fingerlings per gram po? How many po? Fingerlings per gram, tama ba yun? Yung pong capacity to produce yung sinasabi ko kanina. Oh, yung per gram. Capacity to produce ng isang breeder is, kapag hindi po maganda yung pagkakaano ng condition ng breeders, mga 3 eggs per gram weight lang. Pero sa ngayon po, based po dun sa aming ano, nakakakuha kami ng 8 eggs per gram weight. Yun po, 8 eggs per gram weight. Example po, may 100 grams ka na breeders. Kung 8 eggs per gram weight, 100 grams siya, 100 times 8, di 800 po yung kayang i-produce ng isang 100 grammer na breeders. Ang ginagamit po natin between 250 to 500 grams. So 500 times 8, kaya po niya ang 4,000. Ngayon, kung sabihin mo na mamamatay, hindi mahahatch lahat, 50%, meron kang 2,000. Opo. Ganun po pa, mas ma-intensified po pag egg collection. Ma'am, ano po yung kinukonsider niyong kaaway ng tilapia? Ang kaaway po ng tilapia, yung tinatawag nating mga predators. Yung predator po, yun yung kumakain, kakainin nila yung kapwa nila. Predator siya, predator. Ang example po noon, yung hito, dalag. Pag nakakita po yan ng mga fry, kakainin po nila. Mga carnivorous po kasi sila. Di ba yung hito, carnivorous? Yun po yung mga kaaway. Yung frog, yun yung palaka. Ibon, dinadagit niya yung mga fingerlings, kinakain. Opo. Yun po yung mga predators. Opo. Yung palaka, ma'am, pwedeng pumasok doon sa open farm, sa opo, open pit. Opo. Pero yung paano nagkaroon ng hito? Halimbawa? Kasi po, halimbawa po, ang water source mo ay irrigation. Hindi mo na well manage yung water inlet mo. Okay. Hindi nyo na sabi nila, bumukal na lang doon yung hito, yung ano, hindi po totoo. Kasama po yun nung tubig. Sa tubig.
yung eggs pa lang or fry nakasama. Kaya nga, pag hatchery po, hanggat maaari kung pwede, huwag irrigation ang water source mo. Pero kung irrigation naman, kailangan dadaan siya sa, yung water inlet mo should have a screen. Opo. O ano, kagaya po sa amin, hindi po direct. Yung aming center, ang water source nun ay from Pantabangan Dam. Pero meron po kaming reservoir. Medyo may engineering na po tayo, no? So, kailangan po, may reservoir ka muna o ng tubig bago dun sa pump system. Dito sa reservoir na to, pagpasok pa lang nun, may ano na po yon. Para po bang yung ano tawag dun sa, pag nag-filter, pinifilter po ang tubig. So, paano po yon? Halimbawa, yung mga bato-bato, parang imagine niyo po yung pag-filter natin ng purified water, ganun. Pwede kayong maglagay nun bago po dumating sa pump system. Tapos pagdating na naman sa fish pond, meron na naman siyang mosquito net na very fine mesh net bago mo siya papasukin. So yun po ang mga kailangan para ma-sure mo na hindi ka mapapasok ng predator kapag hatchery. Pati po dalag, ano? May pumapasok rin dalag. Opo, para hindi po siya makapasok. Yeah, ito na lang po, ma'am. Last na po ito. Okay lang po. Ma'am, may bagong innovation ngayon na sinasabi nila. Opo. Yung drum ang ginagamit. Ano po? Drum. Plastic drum. Plastic? Drum. Drum, opo. Opo. Paano po, paano nga gagawin po doon? Yung plastic drum po na sinasabi, baka narinig niyo po yung parang condo type. Condo type, yes. Opo. Hindi po sa hatchery, sa grow out nila yun ina-apply, yung ano na yun. Ah, hindi na sa hatchery. Urban aquaculture, opo, yung sa drum. So, hindi pwedeng gawin pwede hatchery po yun? Pwede po yun, pero hindi po siguro maisasuggest. Kasi po, kailang, medyo ano po yun eh, ang sa water quality nagkakaproblema. Actually po, hindi ganong naging ano yung plastic drum na yun. Mm-hmm. Hindi masyadong naging successful. Okay. Opo, kasi, in-introduce po yung para sa urban aquaculture. Kung maliit lang yung area mo, gusto mong mag-alaga nung tilapia doon. Eh, pero kakaunting ano lang po yung konti lang ang may i-stock mo. Ngayon po, hindi mo makukonsider na commercial. Kung for home use lang, baka bibili ka na lang ng 1 kilo doon sa ano sa market, meron ka na kaysa i-raise mo yun. Kaya hindi po gaano naging kwan yung ano yung condo na drum. Okay. Ito po panghuli. Opo. Maraming salamat po. Thank you po. Itanong pa po. Sir. Hello. Ma'am, ang tanong ko po, doon sa hatchery natin, anong equipment ang gagamitin natin? Kailangan ba natin ng compressor, aerator? Oxygen? Opo. Kailangan po. Kasi po, pagka magta-transport tayo, ang mga different hatchery na kailangan po ay sa transport po yung sinasabi nyo, yung ating transport. Doon sa hatchery, sa stocking ng stock, anong advisable na ilalagay? Aerator ba o compressor? Pag sa open pond po, hindi na po kami naglalagay ng ng aeration doon. Open pond method. Pero kung tank ang hatchery mo ay sa tank at saka sa kailangan po ng aeration unit. Pwede po siyang compressor, pwede din pong oxygen. Nasa sa inyo po, depende po, evaluate nyo yung gastos kung saan magiging efficient o makakatipid po kayo. Pero yung iba po, compressor kasi hangin lang yon mas nakakatipid. Kasi kung oxygen, medyo mas mahal. Mahal ang oxygen? Opo. Compressor lang, basta po ma-aerate lang yung inyong kwan. Kailangan po kasi ng disposable. Ay, yung aerator, ma'am, mas mura yata ng kunti yung aerator. Pa? Aerator. Na parang nagre-recycle lang siya ng tubig. Opo, pwede rin po. Yung iba po gumagamit ng umiikot yung umiikot lang po siya para pwede po ng hangin po sa ilalim ng So actually po doon sa incubation system yun po ang ginagamit. Pinapaikot na lang namin yung dahil para medyo yung tubig. Opo. Pero pinadadaan din po sa sa filtration yun. Pagka po umiikot na galing sa fry throw, di medyo madumi na po yun. Bago siya bumalik doon, dadaan din siya sa opo, ipipetal po yung tubig. Pero po tayong
yung ano na nga ito, UV light, nilalagyan po ng UV light para malinis po yung tubig pag bumalik po dun sa system. Ano pong pitch ang advisable na ipakain doon sa stocking natin ng mga ano, yung maliliit na fingerlings? Pagka po mga fry, yung pong may tinatawag tayo na mga yung booster, yung medyo powderized pa po, yung maliliit pa po eh. Yun po ang feeds, hindi pa pwede yung pelleted. Okay, salamat po. Meron pa po? Yes po. Ako po si, nabanggit ko po kanina, supposed to be si Miss Maria Jodicel Danting ang tatayo sa inyo ngayon, but then namatay po yung father niya. Kaya po ako pumalit. Ako po si Evelyn Hipolito Sapra. Evelyn Sapra po. May tanong pa po? Ma'am, thank you doon sa Tilapia Hatchery. Medyo may alam na po ako dyan eh. Opo. Ang ano ko lang po ma'am, si siyempre po kailangan negosyo talaga, di ba po? Opo. Ma'am, kailan po kayo magtuturo ng sex reversal para po mas maganda ang negosyo? Sex reversal. Ma'am, kailan daw? Kasi po sex reversal, another technology po yun. Actually po, ang mga private hatchery ngayon nagsa-sex reversal kasi yun ang gusto ng mga grow-out operators. Pero dun po sa aming center, hindi po kasi kami nagsa-sex reversal dun sa Munoz. Pero alam po namin yung technology at isa yun sa mga subject matter na itinuturo. Depende po sa ano ng participant. Dahil nagko-conduct po kami ng mga training doon. Kailan daw ma'am yung sex reversal? Ayun, madali lang po, simple lang naman po yung actually po, bigyan ko na kayo ng konting ano sa sex reversal. Yung po kasing tilapia at the early stage, hindi talaga hindi pa distinguish ang sex niya. So kaya mo siyang kaya mo pa siyang i-manipulate, ma-reverse. Pero kailangan at the early stage, mga 3 days 3 to 7 days ba after po siya ma-hatch, kailangan maano na siya. So meron po tayong pang-grade doon, yung parang yung belo po, yung belo na ginagamit pag nagsisimba, very fine po 'yun. So i-grade mo po doon yung lahat ng fry na maiiwan doon ay pwede mong i-sex reverse. Dahil siguradong very young pa siya, mare-reverse pa siya. Simple lang naman po 'yun, magpapakain ka lang ng feeds na merong hormone for male, methyl testosterone po yung usually ginagamit. So ipapakain po yon within 21 days. After 21 days po yon, marireverse na yung sex nila, magiging all male. Actually po ang ganun po ang nangyayari, ang pagsi-sex reverse. It's a matter of feeding yung fry ng feeds na may male hormone. Yun po. Madali lang po. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Tanong ko lang po ma'am kung ilang taon bago ka magpapalit ng grader. Okay, very good question po. Actually po, noong very, dati po dun sa aming mga studies, inaano namin na hanggang 2 to 3 years lang yung ginagamit yung breeders. Tapos after that, kinakal na namin. But this time po, nung ano na nga, ano itong inintroduce sa atin yung intensive hatchery technology from US, si Mr. Rocky Friends po kasi ginagamit niya yung breeders hanggat kaya niyang mag-anak. So yung kanyang breeders doon, inabot na ng 7 years. Okay. Sige po, thank you. Kasi ma'am, may maliit akong tilapia sa, sa pispan doon sa probinsya. Opo. Mayroon akong mga alaga ngayon na tilapia. After mga 2 years siguro, nung kinuha ko na, may mga egg pang naiwan sa opo dyan. Kaya, opo, hanggat, kaya nga po, kikondisyon natin, minimaintain natin yung health nila. So hanggat kaya nilang mag-ano. Pero kasi po, yeah, based on ano kasi, pag matanda na, medyo hirap na sila, ano na, anong tawag dito? Sinasabi na medyo yung kanyang anak ay hindi na ganun ka
kadami. Healthy, oo. Pero health, kung healthy naman siya, maski matanda na siya. Kasi yung so, incubate ko, umaabot siya ng 720. Opo. Cases nung nag-fry na. Mm-hmm. Pwede okay, thank pa po yun. Opo. Meron pa pong tanong? Okay po. Ah, may pahabol pa po si sir. Okay, last question. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, tanong ko lang, anong klaseng breed ng tilapia ang po pwedeng alagaan sa brackish water? Ah, okay po. Kasi po, sa Bulacan po, dalawang pinagkukunan ng sa Malolos. Opo. At saka sa Hagunoy, Bulacan. Dalawang klaseng pinagkukuhanan ng tubig. Opo. Isa galing sa ilog. At pag bago mag-December, okay tong tag-ulan na to, nag-iipon na sila ng tubig ulan para fresh water. Mm-hmm. So, ano po ba pwedeng i-alaga na tilapia para sa brackish water? Tsaka okay. ano po yung salinity ng tubig okay. ang po pwede dun sa tilapia na yun? Kasi pa, o oh, ano po, sa ilog po, madaling makakuha ng tubig mm-hmm. kahit sa sapa. So, actually po, meron tayong different of strains of tilapia na available ngayon. So, doon po sa ating center, meron tinatawag tayong IXL. Yun po yung freshwater strain. So, ito po ay kaya naman niya sa may salinity na hanggang 10 to 15 ppt. Pero freshwater po ito, yun yung IXL na tinatawag. May another strain po tayo, yung best. Bali, dalawa po ngayon ang available na saline tolerant tilapia. Yung I-best po, nasa Munoz po yun. Yung isa ay tinatawag na Molobicus. Ando naman po yun sa, dinevelop po dun sa Bipar Center natin sa Dagupan. So ito pong saline tolerant na to na dalawa, I-best and Molobicus, ay kaya po niya hanggang sa mga 30 ppt. Opo. Meron pong, ala na po? Ay, sige po. Red tilapia po. Meron po kami sa center, pero hindi siya ganun, kasi ngayon ang red tilapia, hindi siya ganun kadami, hindi kagaya ng mga common tilapia natin na mass production. Ang red tilapia po ay, ala akong gaanong kwan sa hatchery po niya. Nung pong mga ilang years back, ang nag-hatchery po dyan ay si Congressman dito sa San Rafael, Bulacan, I forgot, Silverio, Congressman Silverio po, meron siyang red tilapia, pero umistap na po siya. Sa center po natin may red tilapia, pero hindi pa po namin minamas produce. Although, nagdi-disperse naman na po kami, hindi kagaya dito sa IXL. Alam niyo po ba na ang production namin ng IXL, yung tilapia natin na ano, is 50 million per year. Pero ito kasing red tilapia, hindi ganun kadami ang production namin as ano lang po, requested. Meron po tayo sa Munoz. Ma'am? Ma'am, kanina nabanggit po ninyo yung depth ng water no sa open pond ay 1 meter deep. Opo. Ngayon kasi kadalasan na mga problem sa mga open pond kapag nag-init, bumababa. Ang dami fish kill. Mm-hmm. So, anong approach po gagawin natin para ma-avoid po? Gaya po ng nabanggit natin, yung proper management. Ngayon nga po, ongoing yung aming training sa center, good aquaculture practices. Good aquaculture practices po masosolve yun. So, para maiwasan natin yung water quality na pumapangit, yung tama lang pong pagpapakain, tamang density, huwag nating i-overpopulate. At huwag din naman natin i-overfeeding. So, masosolve po yun. Ngayon, kung nagkakaproblema po kasi sa water quality, i-replenish lang po natin. Magpapalabas ka ng tubig. Sa tag-init? Opo, sa tag-init. Tapos, so, mag-flow tayo opo. Ng panibago? Kung sa tag-init naman, kasi yung climate change nga natin. So, ngayon, meron tayong mga study tungkol sa climate resilient tilapia. Kung kaya na po natin, i-start nila na makadevelop ng strain na climate resilient. Kung tag-init po na ganon, huwag na lang yung masyadong ista ka ng madami. At pagka po mainit na, stop feeding. Ini-stop po namin ang feeding pag mainit. Kasi po, hindi nakakatulong yun. Para maiwasan po yung mortalities.
nito pong year na to, sinubukan na namin na talagang, nagre-una, parang nagre-reklamo nga ako kasi ako naman ay hindi sa nutrition. Ako ay sa Fingerling production. Hinohold nila yung aming feeds. Sabi ko, ba't nyo hinohold yung feeds? Paano mag-aanap yung aming isda? Ano, piliin mo, mamamatayan ka or mag-i-stay yung breeders mo? Fortunately po, hindi talaga kami ngayon namatayan. Nag-less kami ng feeding dun sa talagang requirement. Kasi po, mataas na, sobrang taas na temperature at na sobrang babang temperature, hindi naman ganong kumakain yung tilapia. Okay. Salamat po. Okay po. Okay. May tanong po. Andito pa naman po, Sir Mamaya, si Ma'am Evelyn. So, we can move po sa susunod po na presentation. Okay, maraming salamat po, Ma'am Evelyn, for the informative discussion. Palakpakan naman po natin si Ma'am. And also, Ma'am, may we invite you at the center of the stage for the award of Certificate of Appreciation. Ma'am Evelyn. Okay, Ma'am, I will read po the citation. The Bureau of Agricultural Research award the Certificate of Appreciation to Ms. Evelyn H. Safra for sharing her invaluable knowledge and skills as resource person for the seminar entitled Tilapia Hatchery Management and Fingerling Production Technique during the DA Bar Seminar Series held at RDMIC Building, Diliman, Quezon City. Given this 26th day of July, 2018, at RDMIC Building, Diliman, Quezon City, signed by our Director, Dr. Nicomedes P. Eleazar.